Isang baby sikaw o mas kilala ng lahat bilang dugong ang nasagip sa baybaying sakop ng barangay Binulihan sa Infanta, Quezon. January 9 ng madaling araw nang nasagip ang batang dugong ng dalawang mga mangingisda. Nagtamo ng ilang mga sugat ang dugong na sinasabing dahil sa pagkakatama nito sa mga bato at pagkakasadsad sa baybayin nang ito ay mapadpad sa dalampasigan dahil na rin sa mataas na alon ng dagat roon. Agad namang turn over ng pamahalaang lokal ng Infanta ang nasagip na dugong sa Protected Animal and Wildlife Bureau o PAWB ng DENR. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng PAWB at Manila Ocean Park ang tinatayang isang buwang gulang na baby dugong upang tingnan ang kalusugan nito at isailalim na rin sa kinaukulang rehabilitasyon. Ano, nire-release natin kaagad. Basta pwede nating i-release yun talaga yung, ano, yung gusto natin mangyari. Nasa protocol yan. Pag na-rescue mo, pag okay naman siya, pan-examination, nire-release siya ulit. Ayon sa PAWB, maaaring nahiwalay ang batang dugong sa nanay nito kung kaya't ito ay napadpad sa baybaying dagat. Kasalukuyan nang pinapainom ng gatas tuwing 2 oras ang batang dugong sa lugar na pinaglagakan dito sa Manila Ocean Park. Target ng PAWB na ibalik ang dugong na si Bino sa natural nitong tirahan. Gayunpaman, dapat 2 taong gulang ito para ito ay tuluyan ng mapakawalan at maibalik sa karagatan. Subalit ayon sa mga eksperto, dapat umanong tutukan ng maigi ang kaso ng baby dugong na si Bino. Dahil na rin umano sa pagkakaroon ng mababang tsansa na mabuhay ito ng matagal. Lalo't kadalasang hindi nagtatagal ng 6 na buwan ang mga baby dugong na nahihiwalay sa nanay nito. While ang goal natin lahat is to try to ensure na mabuhay ito at eventually ma-release, kailangan i-manage din natin mga expectations natin kasi hindi siya ganun kadali. Ang dami kasing considerations pag neonate, when it still nagagatas pa siya from the mom. So definitely hindi siya magsusurvive without the milk. So malaki yung chance na mamatay sila within the first 6 months to 1 year of rehabilitation. Ang sikaw o dugong ay itinuturing bilang isa sa mga critically endangered species sa bansa na makikita lamang sa mga piling lugar sa buong Pilipinas. Giit ng PAWB, wala pang malinaw na pag-aaral kung ilan na lamang ang bilang ng mga dugong na ngayon na sa karagatan. Ang sigurado lamang umano sila ay ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga ito taon-taon. Maliban sa mabagal na reproduksyon ng mga dugong, kung saan tuwing 3 hanggang 7 taon ang panganganak ng isang babaeng dugong, nakakadagdag rin sa mabilis na pagbaba ng bilang ng mga dugong ang pagbebenta ng mga karne nito at pagsasagawa ng mga illegal fishing activities. Ako po ang inyong kaibigan, Joash Bermejo, para sa Newslight.